everyone, my name is Lady Ash. Siyempre, welcome po sa akin channel. Sana po maging maganda ang kalabasan ng taong 2021 at sana lahat tayo ay maging healthy at maging tumami yung pera natin. Ayan po. So ngayon, ito po yung aking unang vlog sa taong 2021. Ang aking unang tutorial. Sana po ay may matutunan kayo dahil ang ating pag-i-discuss ngayon ay ang pagkakaiba ng year-end sa Taoman Tax or yung tinatawag natin na yun, Maljongsan, at ang tax reduction refund na maraming nagtatanong sa akin. So, unahin po natin kung ano ang year-end settlement tax or ang yon Maljongsan dahil medyo madali siyang i-discuss kaysa sa tax reduction refund. Ang year-end settlement tax refund or yung tinatawag natin na yon Maljongsan ay ginagawa every first quarter ng taon. So, yung taon na 2020, ito po ay kukwentahin or kukumputin sa first quarter ng susunod na taon, kagaya ngayong 2021, nagsisimula na po ang kwentahan ng ating contribution sa tax. So, iyon po yung ating ina-apply taon-taon na which is kung sobra ang ating ipinayad sa tax noong taong 2020, ito po ay ibabalik sa ating account. Kung tayo naman ay kulang, kinakailangan nating bayaran ito sa tax. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay nakakakuha ng tax refund. Kung malaki ang hulog ninyo at sobra, ibabalik sa inyo. Kung kulang naman, kinakailangan ninyong bayaran. Kagaya ko last year, nabayad po ako ng 300,000 won dahil kulang po ang aking ibinayad sa tax. So, ganun po siya. Napaka-ikling explanation, di ba? So, paano daw ang pag-a-apply ng year-end settlement tax? Usually po, mga company po ang nag-a-apply niyan. May pinapapirmahan lang sa inyo na form, sila na ang nag-aayos. Pero may mga company po na ibibigay sa inyo ang requirements at kinakailangan ibalik ninyo sa kanila yung mga papel o yung mga form na nakukuha sa home tax. So, kung paano po gawin yon, ilalagay ko po yung link sa baba po pwede po ninyong sundan kung paano i-download ang inyong file gamit ang home tax website. So, tapos pagkatapos nyo, ibibigay nyo lang po siya sa inyong amo at sila na po ang magsasubmit niyan sa NTS. Ganun po siya. Kung kayo ay may marirefund, ito po ay isasabay nila sa inyong sweldo at nakalagay sa inyong payslip yun, Maljongsan. Yun po yung nakalagay or year-end settlement tax refund. Yun po ang makikita ninyo sa inyong mga payslip. Tapos minsan may binibigay din po silang papel nakalagay doon kung kayo ay positive or negative. Pag po kayo ay positive, ibig sabihin kinakailangan po ninyong magbayad. Kung kayo po ay negative, ibig sabihin may babalik pong pera sa inyo. Sana po malinaw ang ating year-end settlement tax or yun, Maljongsan. So ngayon, punta naman po tayo sa tax reduction refund o yung maraming nagtatanong kasi nga ngayon sa akin kung pwede ba silang mag-apply ng tax refund ngayong 2021. Pwede po dahil wala naman pong expiration or walang deadline ang pag-a-apply ng tax reduction refund. Ang problema lang po, hindi po ninyong pwedeng isama ang taong 2020 kung kayo ay mag-a-apply ng tax reduction refund. Una, ano nga muna ang tax reduction refund? Ang tax reduction refund po, ito po ay ang pagpapakompute ng ating binayaran tax sa South Korea, dito sa gobyerno ng South Korea, ipapakompute po ninyo ulit. Ulit ha, ulit. Kasi tayo po, yearly, nagko-compute tayo ng ating tax, which is yung 2020, kukumputin po siya ng first quarter ng 2021. Ngayon, kung hindi po kayo satisfied sa pagkukumpute niyan, pwede nyo pong ipakumpute ulit. Iyon po yung tinatawag ng tax reduction refund. Ang maaari lang pong mag-apply nito ay ang mga miyembro ng SME o yung tinatawag nating Small Medium Enterprises Company, yung mga member po niyan. So, yung 2020, hindi po natin po pwedeng isama dahil hindi pa po nakukumpute ang ating tax ng taong 2020. So, sa mga mag-a-apply po ng tax reduction refund, ang pwede nyo lang pong i-apply ang 2019, 2018, 2017 pababa. So, yun po. Kung paano mag-apply, kinakailangan nyo po ng tatlong klase ng form. Iyon po ay na-download sa mga website. Kung marunong kayo mag-Korean, pwede nyo pong i-search sa Naver website.
nalabas po siya doon. Kung nahihirapan kayo po, pwede po kayong bumisita sa aking Facebook page dahil naka-album po siya doon. Po pwede nyo pong hanapin sa album ang nakapangalan ay Tax Reduction Refund Form. At ilalagay ko din po ang link ng aking Facebook account sa description sa baba para po huwag kayong mahirapan maghanap. So ngayon, paano ang gagawin doon sa tatlong form? Yung tatlong form na yon, ang isa po ay papipirmahan ninyo sa amo. Tapos yung dalawang form, kayo po ang magpipill up noon. Na ipopost ko din po sa aking Facebook page kung ano ang itsura ng mga form para naiintindihan ninyo kung ano yung aking sinasabi. Or tumingin kayo dito at ipopost ko din yung tatlong klase ng form. So, ngayon, pagkapirma po ng inyong amo doon sa kanyang form na dapat pirmahan at napilapan na po ninyo ang dalawang form na kasama, po pwede po kayong bumisita sa NTS office at kayo mismo ang mag-apply noon. Hindi po lahat ay nakakatanggap ng tax refund. Ulitin ko, ito po ay ipapakwenta nyo lamang. Ngayon, kung sobra ang binayad nyo, may babalik sa inyo. Kung kulang, kayo din po ay magbabayad ng contribution sa tax na yan. Ganun po siya. So, huwag po tayo lahat umasa na may makukuha. Hindi po porke na may nakuha si Juan, si Pedro ay automatic na may makukuha. Hindi po ganun. Depende po yon sa kalalabasan ng pagkukwenta ng ating contribution. Ganun po siya. So, kung may question kayo tungkol sa form ng tax reduction refund, pwede po kayong mag-message sa aking Facebook page. And now, may nagtatanong po kasi sa akin na meron daw po mga remittance company na kakapag-process ng tax refund. Bakit daw kami, hindi kami nagpa-process ng tax refund? Una, meron po talaga mga remittance company, especially yung Hanpas, nakakapag-process po sila ng tax refund. Pero hindi ko lang po alam kung anong klaseng tax yung napaprocess nila, kung reduction ba or yung annual or yung year-end settlement tax. Much better po na kayo ay kumontak sa kanila. May isa pang remittance company na nakakapag-ayos ng tax refund, pero hindi ko po maalala kung ano yung remittance company yun. Ang akin lang po laging nakikita ay ang Hanpas dahil nagpo-post din po sila sa kanilang Facebook page. Ilalagay ko po ang link sa baba ng Hanpas Remittance para po makita ninyo. Hindi po ito sponsor ng Hanpas Remittance. Gusto ko lang po kayong i-inform na sila po ay nakakapag-process ng tax refund. Hindi lang po ako sigurado kung anong klaseng refund ang kanilang pinaprocess. Much better kung magtanong na lang po kayo sa kanila, mag-PM kayo sa kanilang page or tumawag kayo sa kanilang hotline dahil masipag po silang sumagot at mabait po ang mga call center agent nila. Ayan. Question number 2, bakit hindi daw po kami nag-a-apply ng tax refund in behalf ng mga EPOs or ng ibang foreigner? Bawal po kaming mag-apply noon isa inyong behalf. Kasi, una, uubos po kami ng mahabang oras sa pag-a-apply ng isang tao lang, which is hindi lang po iyon yung aming gagawin. So, pinagbawalan po kami. Pangalawa, kinakailangan po namin ang lahat ng personal information ninyo para may apply namin kayo ng tax refund, which is bawal din po sa amin yon. So, yun po yung pinaka-the best na may sasagot ko sa inyo. Kaya, hindi po kami nag-a-apply ng tax refund in behalf ng mga EPS or ng mga foreigner. Pwede po namin kayong i-guide lang, pero kung kami po ang mag-a-apply, eh, hindi po namin ito magagawa dahil bawal na po. Yun lang po yung maisasagot ko sa inyo. So, kung ang kailangan nyo lang yung pag-fill up ng form, yun po, matutulungan namin kayo. Or yung kung paano mag-sign up sa home tax, mga ganyan, matutulungan po namin kayo. Pero kinakailangan nyo pong pumunta dito sa office kung kayo ay... Actually, may in-upload akong tutorial kung paano mag-sign up sa NTS. Lagay ko din yung link. Kaya lang marami pa rin ang nalilito kasi... Minsan, yung kanilang kung inundyong so or yung certificate nila galing sa bank ay hindi siya gumagana. So, pag mga ganong cases, kinakailangan niyo pong bumisita dito sa office yung mga taga-Siho para matulungan ko po kayo i-process or i-gawin yung inyong account sa NTS. Pero hindi po kayo po pwedeng
via phone lang gawin natin kasi ito po ay bawal sa amin. Sana po malinaw na kung bakit hindi po kami nag-a-apply ng tax refund in behalf ng mga foreigner. Pwede lang po kami mag-assist or mag-translate sa mga amo, pero hindi po talaga kami po pwede. Bawal po iyon. Sana po malinaw na. Sorry po sa hindi namin natutulungan. So, kaya nga po, pwede po kayo pumunta sa Hanpas Remittance kasi talaga po natulong sila. At nakikita ko po sa kanila mga Facebook post na talagang may nakakaripan po sa tulong nila. So, yun lang po. Maraming salamat. At see you po sa susunod kong vlog. Happy New Year! Stay safe, stay healthy. Nandyan pa po si Corona. Hindi pa umaalis kahit na magkakaroon na tayo ng vaccine. So, Happy New Year! Again, this is Lloydie. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!